Basta ako guys, ito yung nag-work sa akin. Siya lang, sapat na eh. Oh, diba? Tingnan nyo naman kung... Okay, yung current favorite. Kailangan talagang tumagal tong makeup natin, ano? Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Okay, alam ko hindi requested to, pero gusto ko lang gumawa ng summer makeup routine ko. Actually, ito yung aking current makeup routine. Pag hindi ako nag-film, pag nagre-ready ako, lagi nagmamadali. Lagi nyo nga ito nakikita sa vlog eh. Pero ito, mas specific kasi usually sa vlog kasi puro dal-dal ako, no? Pero ito, focus natin is yung kung ano nilalagay ko sa face, bakit ko siya naging paborito, bakit ito yung pinili ko pang summer makeup routine. Napakainit, Diyos ko po. Ay, grabe, nakaka-stress yung init. Ano? Before anything else, ano maunahin ko? Ah, ito, gusto ko rin i-mention ito kasi madalas itong tinatanong sa akin, especially sa TikTok. Ano daw yung ginagamit ko na contact lens? Ito lang talaga yung aprobado ng mata ko. Ito, kararating lang nito. Yung Fresh Look. Ayan, ito yung ginagamit ko madalas, guys. One day, lenses. Actually, ito nga lang talaga yung okay sa mata ko kasi I have dry, sensitive eyes. Kaya mapili talaga yung mata ko pagdating sa mga ganyan. Pagdating sa contact lens, ito lang talaga yung natatagalan ko as in buong araw. Ang color na gagamitin ko ngayon ay Pure Hazel. Ayun, na out of stock kasi dun sa pinagbibilang ko yung gray. Sayang ay gusto ko gray tsaka Pure Hazel lang yung madalas na binibili ko talaga. Ah, maganda rin pala yung Pure Hazel. Hindi siya ganun ka halata. Parang mix siya ng gray at saka ng brown. Diba, no? Actually, kakatapos ko lang maligo. Basa pa yung hair ko. Yung pagmo-moisturizer, madalas ko ginagawa to nasa banyo pa lang. So, after kong maligo, after mag-toothbrush, maghilamos, ayan, moisturizer na yung gagawin ko. Skintific 5 times Ceramide. I love, 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 love this. Let's apply. Paborito ko to, guys. Very oily skin friendly. At saka Ceramide talaga. Iba ang effect ng Ceramide sa akin. Parang number one na active yan. Pag nakita ko yung Ceramide, ay, Ceramide is very, very good. Pansin ko lang dito, guys. Meron siyang asim, ano. Okay lang yan, maasim din naman ako. Meron siyang asim lang ng konti. Yun lang napansin ko sa kanya. Pero mawawala din yan, no? Kuya, I'm filming. Sunscreen, I'm using yung Rick's Skin. Ayan, gusto ko to. Very lightweight lang siya. Siyempre, hintayin mo muna ma-absorb yung moisturizer, no? Na-absorb na ng skin ko yung Rick's Skin. Tingnan nyo. Gusto ko yung pag-glow na ganyan. Gusto ko yung sunscreen na nagdo-double na siya as moisturizer, as illuminator. Yan yung mga gusto ko. Diba? Nakakatipid ka pa sa product. Okay, okay na yung skin prep ko. Minimal lang kasi the more na marami ako nilalagay, lalo na ngayon summer, parang lagkit-lagkit ng feeling. Alam niyo yun? Eto, gusto ko to, yung Tevian. I've been using this pang ilang araw na ba? Ilang araw ko natin itong tinatry. Ayan. Tevian Skin Master. Skin Perfecting Starter. Gusto ko siya actually. Ang ganda kasi ng finish ng makeup sa kanya. At saka talaga ang tagal ng kapit ng makeup. Mapa-blush man, contour, basta anything na nilagay nyo sa face, ang ganda ng kapit. Okay talaga siya pang prep ng skin. Though sabi, pwede mo siyang gamitin as is, as in siya lang. Pero bitin na bitin ako sa coverage. Nababanguhan ako dito. Ako lang ba? Bango niya. Pero promise, ang ganda ng effect nito sa makeup. Especially sa base. O diba, kung makasampal eh, no? Lagyan na rin natin yung leg natin. Hintay lang muna natin siya ma-absorb. Skin. Ito kayo ang nag-suggest sa akin ito. Every time nagagamit ako ng cushion, in particular, itong Skintific, ay naku, die! Ito talaga ang most used ko. Nakadalawa na ako nito. Gustong-gusto ko talaga siya. Siya lang talaga yung tumatagal talaga ngayong panahon na to. Sobrang oily ako at saka pawisin yung mukha ko. Promise. Tapos, thank you so much sa nagturo sa akin na gumamit ng spatula. Salamat ng marami kasi ang laking tulong. Spatula, tas iba yung gagamitin kong pang-blend. Actually, blendy yung gagamitin ko. Kinakayod ko lang siya. Pag ganyan-ganyan. Oh, kinakayod. I'm using itong multi-angle precision blendy. Kaya kung gusto to, maraming cut siya. Kasi gumagamit ako ng cream, ng blush, and then ng bronzer. Ito kasi yung perfect. Makikita ko kung ano yung hindi ko pa nagagamit na sides. Diba? Para at least hindi maghalo-halo yung kulay. So, ayan. Ibe-blend ko lang muna ito. Sa isang side, ayan. Sa isang side, cushion yung pinam-blend ko. Sa kabilang side, ang daming side nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ang dami na talagang sides. So, okay na okay kasi at least one sponge sa buong mukha na yan. Iba-ibang products pa. Cream blush, contour na cream, and so on. Kung ano pa yung mga ginagamit nyo. Ayan. Diba? Tipid pa. Hindi mo na kailangan ng iba pang blendy or sponge. Syempre, available sa aming TikTok, Shopee, Lazada. Next is concealer. I will use Evian ulit. Favorite ko to pang spot conceal. Alam niyo yan. Oh, lagi nyo na nakikita. Ang takip ng mga sumpa. Ang dami kong blemishes eh. Lalo dito sa baba. Buti na nga lang kahit papano, andito na lang siya sa baba. Ano, sa baba ko. Meron ditong konti. So, maglalagay lang ako ng dots. Babad ko lang muna siya dyan. Tapos mamaya ko na siya i-blend out. Let's do my kilay. But first, eto konti lang. Optional to ah. Basta ako guys, eto yung nag-work sa akin. I will put eto, current favorite setting powder. Itong Dr. Sensitive All Day No Sebum Blur Powder. And then, i-bake ko lang itong kilay ko. Kasi yung kilay ko sobrang oily. Kailangan siyang iset ng maayos. At i-bake. Blend ko lang muna ng konti. Sa kilay pa lang muna ako nag-set ng powder, ha? Bayfree! Most used na eyebrow gel ngayon. Eyebrow mascara, Bayfree. This is blonde. Gusto ko talaga siya, guys. I love it so much. Siya lang, sapat na eh. Tingnan nyo kung gano'ng kadali magkilay. Ayan na! Tapos na yung kilay natin. Ganyan lang talaga. I love this. Grabe talaga tong budol na to. Nabudol lang ako sa TikTok eh. And hindi naman ako nagsisi. Salamat sa inyo. Sa tagal kong nag-YouTube, ito yung pinakamabilis na pag-apply ko ng kilay. Ikaw na talaga. O, nasa iyo na ang corona, Bayfree. Actually, okay na sa akin ang ganito na siya. Yan na, as is. Pero, para sa mga empty spaces, meron pa kasing mga area na walang buhok. Dayain natin. Get ready with me, Brow Pen Pro in the shade Coffee. Yun lang dalawa ang madalas na ginagamit ko. Coffee at saka Peanut. Either of the two shades, okay sa akin. For extra oomph na ating kilay. Luto na tong ating concealer. Let's blend this. Ayan, perfect. Diba? Natago na ba? Naitago na, no? Before tayo mag-bake, let's use yung one size na setting spray. Meron akong review nito na sa TikTok, guys. I love this. Winner test ko siya. Gusto ko siya, guys. Ang naku, ang tibay na talaga. Tibay nito. Perfect. Lalagay ako before tayo mag-bake. Actually, minimal baking lang. Parang hindi nga siya halos baking, you know. Kunin ko itong ating big fluffy na brush. Ito yung ating blend to set. Oo. Getsong nyo na, guys. I love this powder brush. Talagang perfect. Lightly idadust ko lang sa aking face. Ganito yung ginagawa ko. Yung Dr. Sensitive, tatakta ko lang siya ng konti dito sa takip. Ayan. And then, saka ko siya i-dip dito, tas ikot-ikot. And then, apply na. Let's contour. I'm using itong Cafe Olé ng Glam & Go Sticks. Maglalagay lang ako ng konti. Ito yung pang backup lang natin to, ha? Gumagamit pa rin ako ng palette na powder. Face palette, yung may contour, may blush, may highlighter. Pero, kailangan ko pa rin ng ganito, ng cream. You know why? Kasi pag pinagpawisan tayo, at least may backup pa tayo, ba? Diba? Yun yung thinking ko doon. Opo. Then, gamit ko ulit itong blendy. Tapos, kalat ko lang siya dito. And then, let's put konti. Wow! Let's put konti on my nose. Konti lang. Pang nose contour. Yeah, there you go. Oh, pak. Ito guys, kaya ko siya favorite kasi powder finish. So, magaan lang siya. Hindi siya yung feeling malagkit sa face. And it's pretty long-lasting. Blush, I will use BLK. This is Daffodil. Yung kanilang creamy all-over paint. And then, let's use sponge ulit. Highlighter, let's use Citrine Lucky Beauty. Actually, dito lang naman sa nose eh. And then, here. Next one is, let's use, eto na, yung Focalure na madalas kong gamitin lately. 3-in-1 palette. OR03, yung shade ko dito. Blush muna tayo. Ito yung kakulay niya yung Daffodil. Tapos, try ko lang to. Actually, ganito yung ginagawa ko talaga. Yung blush, pinapaabot ko siya dito. Nakita ko lang din yan. Ginagaya ko lang. Ayan. Bagay naman sa akin. Sa apples, ng cheeks. Ayan. And then, ikakalat ko na siya. Close your eyes, ha? Ayan. Tapos, lalagay ko siya dito sa outer corner ng eyes. And then, konti here. Contour bronzer. Ayan. Abot ko na rin siya dito sa may malapit sa hairline. Dito sa noo. Siyempre, patungan din natin yung nilagay natin highlighter na cream. Tumatagal naman to the entire day. Yun nga lang, kapag ka naka-mask ka, kailangan mo mag-reapply. Pak! I like it.
Sa eyes naman tayo, let's curl our lashes. Ayan. Caroline yung gamit kong lash curler. Ito talaga favorite ko, guys. Tignan nyo naman. Oh, walang aray. Tapos talagang curled na curled yung aking lashes. I will be using, ito pa rin yung aking paboritong mascara. Detail Cosmetics na Make Lash Mascara. Ayan, kung naghahanap kayo ng tubing mascara, this is it. Siya yung madaling tanggalin, hindi ko makalat. Kumbaga pag tinatanggal mo siya, buubo, as in parang mahihila mo nga siya, ganun eh. Unlike sa ibang mascara, hindi ko alam kung anong tawag sa hindi tubing mascara. Anong tawag dun sa iba? Yung regular, conventional na mascara. Kapag ka binubura mo siya, di ba parang nagpapanda ay sa ilalim, kahit na naghilamos ka na, ang hirap-hirap tanggalin, di ba? Ito, tubing mascara, sobrang dali lang siyang tanggalin. By the way, ang marerecommend ko is yung Biore Makeup Remover. Oh, diba? Tingnan nyo naman kung... Tsaka kung mahaba yung lashes ko ngayon. Alam nyo kung ano yung ginagamit ko? Yung sa Focal War. Pang ano na, siguro pang second week ko na ngayon. First week pa lang napapansin ko na sabi ko, parang mahaba yung lashes ko. Promise. Yung Focal War, guys, lalagay ko yung link sa description box. Dito, pag medyo hirap kayo, actually, ito okay na sa akin, pero kung medyo hirap kayo sa ganyan, isa sa mga recommend ko is yung micro mascara ng Sunny's Face. Love this. Kasi abot na abot talaga yung lashes. Ayan, oh, perfect. Okay, may nakalimutan ako. Ito dapat kasabay to ng primer natin eh, no? Pang skin prep. Nakalimutan ko. Sorry na. YOU Icy Glow. Love this. Sakura Shimmer. Nakakalambot talaga siya ng labi. Tsaka lalo na ngayon, sobrang dry ng labi ko. Lastly is sa lips. Ay, wala dito yung lip tint ko. Yung aking current favorite. Wait. Ang aking favorite na, pang daily talaga siya. Daily lip tint. This is Arcadia Beauty. Ginawa ko to ng review. If you haven't seen it, ayan, punta na kayo. Click nyo lang yung card dyan sa taas. Favorite shade right now is Pristine. Sabi ko sa inyo, kahit hindi ako mag-prep ng labi, pinapaganda niyo yung lips ko. Grabe. Ang lambot nito. Kakaiba talaga yung formula niya. Sabi ko sa inyo, wala akong na-try na ganito ever talaga. Ibang klase siya. Nakakalambot ng lips. Tapos hindi glossy yung finish niya ha. Matte. Parang nga siyang lip tattoo eh. Parang ganun. And then final, setting spray. One size ulit. Pupunta tayo sa Manila Zoo ngayon eh. Kaya kailangan talagang tumagal tong makeup natin. Ano? So, we're done! Ito na siya. Alam niyo kagandahan dito, hindi siya basa. Para siyang hairspray, parang ganun. Pero hindi naman siya mabaho, ha? Eh, para may gusto kong ilagay pala. Sorry. Magdadagdag tayo kasi ma-arte tayo today. Talagay ako ng highlighter dito. Ganyan lang. Pampagising lang ng eyes. Yan. Okay, we're ready to go. Sabi ko sa inyo, ito yung aking foolproof, sweatproof, summerproof na makeup. Ito talaga, I highly recommend itong mga gito. Listahan ng mga produktong ginamit ko and links nasa description box. Alam nyo na yan, guys. And sabi ko sa inyo, lahat ng ginamit ko today, ito yung trusted ko na and ilang beses ko na ginamit kaya talagang marirecommend ko sa inyo. Hope you like this look and... Ayun, kung meron kayong request na gawa natin ng review for our next videos, feel free to comment down below. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. And I will see you again on my next one. Bye, guys!